person. Then, dito lang po in January, nagka-sale na ako. Mga, siguro mga 3 beses na ako nabenta. Okay, so we're here. We are joined by Wendy. Or anong nickname mo, Wendy? Tinatawag nila ako Wendy. Wends? Sige. Okay, try again. Okay, we are joined. Welcome to Dollar Profit Mastery. And I'm Coach Ava, and we are joined here by Wends. And then I let her introduce herself, what's her background, and where is she right now located, and how did she join or how did she found out about our course in Amazon selling. So, Wendy, take it away. So, introduce yourself or just give me some, a little bit of your background. Okay. Thank you, Coach. Ako po pala si Wendy na ngayon, nandito po ako sa bansang Taiwan, sa factory worker. And then, ano na po ako dito? 5 years na. 5 years na ako dito. And then, kaya ko po nakilala yung Dollar Profit Mastery kasi kapapanood ko po ng mga yung magandang online business habang nagtatrabaho ako dito sa Taiwan. Then nakita ko po yung sa YouTube, yung sa Amazonation, bukod po sa mga virtual assistant, yung kay kauna po talaga yung kay Coach Liz. Yung po yung lagi ko kapapanood ng ganoon, sabi ko. Tapos nung una po talaga, na-interesado ako sa virtual assistant. Kasi parang gusto ko siyang, gusto ko na rin umuwi that time. Siguro 2021 pa siya ako. 2021 pa lang, gusto ko nang umuwi. Pero nag-decide ako na mag-online na lang yun. Tapos yun nga po, amazonation. Then, yun, tungkol dun sa, kumuha kasi ako ng course ni Coach Mish din yung private label. Naging BA din ako doon. Then, tapos yun po, nakilala ko yung yung course niyo po. Talaga? Oo, yung first batch niyo, sabi ko, hello, may online arbitrage, parang maganda to kasi hindi mo kailangan ng sobrang laking puhunan, sabi ko. May worth naman ako dito, kaya ko naman siguro. Yun po, nag-enroll ako yung paano po ako second batch. Talaga? Okay. Oo. So, tapos nung nag-start ka na, magkano yung initial capital or initial investment to purchase some products ba? Kasi di ba ibebenta mo na siya sa Amazon. Magkano yung initial capital mo? Noong una, nag-start muna ako sa $200. Ah, ganon? Talaga? Opo. Very, very minimal, no? Opo. Tapos, nabenta mo naman siya kaagad, ganon? Yung coach, yung, it takes, yung journey ko po sa, sa online arbitrage. Noong July 2022, nag-enroll ako. Di ba, 2 months po yon. And then, by October, nakapag-open ako ng ESC ko. And then, November, nagkaroon ako ng mga nag-product research na ako, ganyan. By December, first ship out ko po dyan sa Amazon. Then, dito lang po January, nagka-sale na ako. Siguro 3 beses na ako nabenta. Sobrang tayo ko nga, Uchi. So, nag-start ka palang magbenta noong December at nabenta naman noong January. Opo. Nagkaroon ako agad ng sale noong January. Sobrang sayo ko, Coach, kasi parang lagi kasi akong tumitingin sa ASC, sa app ng phone. Oo. Lagi ko siya tinitingnan. Sabi ko, may sale na kaya. Tapos one time, noong yung tinignan ko siya, parang, nagka-sale ako. Sobrang sayo ko po kasi parang, wala, totoo pala to. Naiyak ako kasi nagbunga po talaga yung ginawa ko. Nakaka-touch naman 'yon. So talagang it really paid off din, no? Talagang it's possible to everyone, especially for you na working out of the country, you're in Taiwan as a factory worker na hindi ito parang side hustle mo lang, but it's giving you some income, 'di ba?
giving you some income, tapos online lang, wala kang ginagawa, hindi ka pupunta or hindi ka magpupunta sa isang location, wala kang expenses, all online lang, they're working it for you. Yung Amazon works for you, tama? Opo. Maganda po talaga siya na online business talaga. Side hustle talaga po siya. As in, parang kung mag-click man to, is talagang go talaga. Oh. Tsaka masigasig ka din, 'di ba, Wendy, no? Talagang you're on top of your products, making sure na ginagawa ng warehouse yung mga products mo and all shipment. And marunong ka na din, 'di ba, no? Marunong ka na sa navigation of Seller Central, how to create shipment from Amazon. Hindi ka naman nahirapan na kasi from Taiwan ka. Hindi ka ba nahirapan dun sa pag-apply ng Seller Central account? Nung mga documents? Nung una, coach, parang nalilito din ako, nagubuluan ako, paano kaya to? Kasi yung mga wala akong bank. Yung mga bank statement. Opo, mga ganyan. Ano po, gumaan na naman po yung card nila dito sa Taiwan. Sa mga napo-purchase ko po, hindi pa naman ako na-decline. Hindi pa. Talaga? Opo, tapos yung sales po, kasi trainer po yung ginamit ko. Ito lang, itong araw na to, na si Amazon na yung pera. Tapos nakita ko po sa account ko, nandun talaga siya. Oo. Andun na yung sale. Ang saya-saya nun. Opo, talaga. Parang sumweldo ka na, no? Na wala kang ginagawa. Parang ganun ba? No? Pero nakakatuwa naman. So nakaka-inspire yon, Wendy, na parang you're really doing it by yourself on your laptop or on your phone, na parang it's really possible to become really passive as a side hustle, no? Hindi mo kailangan ng additional work or it's just extra time, no? Pero ang another question ko for you is, meron ka bang mga challenges along your journey ba into selling into Amazon? Meron ka bang na-encounter na challenges? Was it really difficult for you or you were able to overcome it? Opo. Siguro naman ko lahat, siguro challenges yung paghahanap ng product ko talaga. Pero oo naman. May mga yung mga kung talagang araw-arawin mo siya gagawin. Tapos may mga madi-discover ka na, parang maganda to, ganyan, parang maganda to ibenta. Tapos parang minsan kaka-stroll mo, kakahanap mo, parang minsan may lumalabas na lang sa wall mo na ito profitable product, ganyan, iaano ko to, ipo-purchase ko to, yung mga ganon. Pero na nasanay ka na din na parang alam mo na kung paano mag-source, alam mo na kung paano to may mga idea ka na kasi may mga tools naman available, so kayang-kaya mo na before buying the products, no? Hindi ka naman nagkakamali na ay baka hindi to bumenta or something. Alam mo naman yung mga data or software na gagamitin mo katulad ng Kipa. Opo, meron po na ko siya na. So, yung nag-set ako ng criteria ko na, ito yung profit na gusto ko, yun yung ganun. Parang pagbuo na yung decision ko, bibiling ko na to. Tapos, moving forward, ano yung gusto mong advice or if you have any advice dun sa mga incoming students na they are on, parang they're still hesitant but to join because of the fear they have na parang, hindi naman siguro yan magkiklik sa akin kasi busy ako or wala naman akong perang malaki to invest or baka hindi ko naman kaya yan kasi hindi ko kayang pag-aralan kung paano gawin yon. Alam mo yun, there's a lot of fear and hesitation on their part na parang sa atin, napakasimple lang naman. As long as we have the mentorship, we have the assistance or the support from our group, alam mo yun? So ano yung pwede mong masabi sa kanila on your position right now? Opo. Ang masasabi ko sa mga inspiring na estudyante na parang may fear pa sila na mag-enroll kasi siguro na maanohan sila, syempre pera, ganyan. Pero yung pera kasi po, kikitain yun eh. Yung lang kasi talaga din, yung focus ka sa goal mo talaga na gusto ko itong gawin sa buhay na parang maiba naman, yung parang hindi ka lang lagi nagtatrabaho sa yung corporate world, gano'n. Yung parang gusto mo magkaroon ka ng sarili mong business.
Kaya ano, huwag silang ano, kabahan na parang nag-aalanganin sila. Talagang kung gusto nila, papasukin nila eh. Talagang magpupus sila sa gano'n na ano, proseso talaga. Oo, oo. Tama, oo. Yun naman talaga, kung gusto mong mabago yung buhay mo, na ma-improve ang life mo, you really have to do something and make a decision of what you really want to do, no? So, congratulations to you, Wendy. Isa ka sa mga students na talagang they really worked hard dun sa journey and then now it's really paying off. And nakikita naman, di ba? And then at the same time, you're working as a full-time employee sa Taiwan, wala ka sa Philippines without the comfort of your family, but you're doing it anyway, no? Ganun kaka-courageous ba na to do this journey alone and without fear. And I just wanna congratulate you and thank you for joining us as well. So, and then continuous naman yung support natin sa group and everything, nag, di ba? So more than enough din yun to really have them join us as well. So any other motivational words for them, Wendy? Or you know, I just wanna say thank you din sa time mo. Alam kong busy ka, hindi tayo magkatugma na schedule. Anong oras sa Taiwan, Wendy? Oras dito sa Philippines. Pareho? Ano sa ngayon? Opo, paras lang. 10:34 ng gabi. Ah, talaga? Ah, pareho lang. Opo. Pala, no? Oo, dito 9:30 ng umaga. So anyway. Ano po, gusto kong sabihin sa mga gusto mag-enroll. Maganda yung community natin, guys. Mag-enroll na kayo. Talagang yung mga coaches natin, napaka-supportive nila. Kung may questions kayo, sabihin nag-hating. Kapag yung kahit sa inventory, as in, ano siya eh, yung hands-on talaga na i-guide ka talaga. Yun po. So mga ano, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung gusto niyo talagang itong pasukin sa buhay niyo, talagang go. Salamat, Wendy. Okay. Thank you for watching this video. My name is Lish Aquino and make sure you hit like, click subscribe, and click the bell button so you'll get notified whenever we upload new videos. We are also on Facebook, and make sure you hit like and subscribe first. Follow us on Instagram, and we're also on TikTok, and make sure that you hit the plus sign. We just don't build brands, we transform lives.